At ako po ay nagpapaabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ka man na Panginoon. At ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang mahal na Pastor Wilde Strada Almeda. Gayon din po sa mga alala at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At sa kanila pong mga beloved children, magandang umaga po, magandang gabi po. Praise the Lord po sa inyo lahat. Purihin po ang mahal na Panginoon. Sa inyo pong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang dakilang Diyos. Mga minamahal, bagamat po labis akong nalungkot dahil nga po dito sa lockdown na ito na nangyari sa ating bansa. Subalit masasabi ko po mga minamahal na siguro ito po ay isa na rin pagpapala para po sa akin, sa pangsarili ko po sapagkat nakapagpahinga po yung aking physical na pangatawan sa labis na pagod sa pagtatrabaho, paghahanap buhay. At dahil nga po, lockdown din po ating panalagawain sa ating regular venue. Kailangan ko pong magsumikap, makapag-alay ng pag-aayuno, makapagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa bawat araw po ng aking pagpupuri, pagluhod sa mahal na Panginoon, pagsusumamo, doon po lahat na nanariwa sa aking isipan. Yung aking malubhang kalagayan nung araw bago ko po nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko nga po sa mahal na Panginoon, paano na lamang po, mahal na Panginoon, kung dumating yung ganitong krisis sa aming bansa, nanooy ako'y nasa lugmok pa ng karamdaman, ako'y nasa putik pa ng kasalanan, mahal na Panginoon, hindi pa ako noon marunong magpuri sa iyo. Hindi pa ako noon marunong mag-alay ng pag-aayuno sa iyo. Hindi ko pa alam kung paano kita patawagin. Sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat sa iyo. Dahil naturuan ako, isa ako sa tinuruan ng mahal na pastor, mahal na pastora, upang mag-alay ng pag-aayuno sa iyo. Kung paano ka mapaluguran, mahal na Panginoon, kung paano kitang tatawagin. Lahat niyon, mga minamahal, ay nanariwa sa aking kaisipan kung ano yung kalagayan ko noon nung ako'y butot balat lamang, mga minamahal. Lugmok sa karamdaman. Dahil nga po noon, ako'y may 13 karamdaman, mga minamahal ko. Nagkaroon ako ng ovarian cancer. Andiyan po yung pamamaga ng aking puso, ng atay ko, ng abdo at ng aking lapay. Nagkaroon po ako noon ng ulcer, ng migraine, ng dysmenorrhea, ng almoranas, ng back pain, nervous breakdown at marami pa pong iba. Sabi ko, mahal na Panginoon, paano kung nagkaroon kami ng ganitong klaseng problema? Nung panahon na hindi kita nakikilala, nung panahon hindi ko pa natatagpuan ang mahal na Panginoon, ang banalagawain ng Jesus Miracle Crusade, malamang sa hindi, ako'y mamamatay na lamang nang hindi kita natatagpuan. May impyerno ako dahil sa aking mga pagkakasala. Mga minamahal ko, kung bakit ko hinanap ang banal na gawain ito? Dahil po sa labis kong karamdaman, mga minamahal. Nung una po na nag-declare ang ating beloved president ng lockdown, medyo nalungkot ako kasi po dumating yung kaibigan ko, kumari ko nung araw at kasama ko po sa nightclub nung araw. May dala po siyang kasambahay ko. Sabi ko, kung mai-stop yung aking hanap buhay, parang inisip ko po, sabi ko, sayang naman. Kararating lang nung kasambahay tapos wala naman siyang gagawin halos. Parang inisip ko po, sayang yung ipapasahod. Tapos dalawa po silang naka-quarantine din. Inabot ng lockdown sa bahay ko.
Subalit mga minamahal, nung kalaunan, dahil po ako'y nakapag-alay ng medyo mahaba-habang ayuno, sabi ko, ito pala ang pagpapala sa akin ng mahal na Panginoon, bakit sila dinala sa bahay ko kasama yung aking kumare upang po magamit sila ng mahal na Panginoon na mag-asikaso sa bahay ng kanilang pangangailangan o pagkain upang makapag-alay ako ng pag-ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ay, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at sila ay dumating. Nung una po, mga minamahal, patuloy yung aking hanap buhay, yung aming tindahan ay bukas. Bagamat po yung harapan na roll up ay hindi ko po pinabuksan, yung nasa gilid lamang po. Last week po, pinuntahan ako ng mga pulis dahil nga po yung aming paninda ay hindi po siya basic needs nga naman ng tao. So napilitan po akong magsarado ng ilang araw kasi natakot po ako baka po ma-revoke yung aking business permit. Dahil na rin po sa banta ng ating beloved president na ganito, may malaki yung penalties, may kulong pa. Subalit ako'y nanalangin, mahal na Panginoon, nagtatapat ako sa iyo para lang gawain. Huwag mo naman ipahintulot na maging sarado yung tindahan ko hanggang April 14. Muli ako nanalangin, mahal na Panginoon, nagsumamo ako sa ating mahal na Panginoon sa utang dalangin ng ating mahal na pastor. Monday po ng hapon, muli kong binuksan. Yung isang roll-up na lang, yung dalawang sa roll-up po nakasarado. Salamat sa mahal na Panginoon. At patuloy pa rin po, nagkakaroon kami ng benta. Pinagpapasalamat ko pa rin po sa mahal na Panginoon dahil bago po nag-declare ng lockdown ang ating presidente, ay mayroon po akong medyo marami-rami pa rin po yung stocks ko sa tindahan. Katunayan po, nangangalahati na yung ating quarantine period. Kung ini-estimate ko po na nangangalahati pa lang din po yung nawawala doon sa aming dating stocks, mga minamahal. Bagamat marami na po mga marami na po yung mga items na kulang. Sabi ko, nabibenta pa naman po araw-araw. At ganyan din po mga minamahal, pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon dahil muli po naalala ko. Sa patuloy namin pagkukwentuhan, ito pong aking kumaring ito, kumari kaibigan na dating kasama ko po sa club nung araw. Ngayon lamang po kami nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap ng medyo matagal-tagal dahil nga po hindi ako masyadong busy. Nagkahiwalay po kami nung araw, mga minamahal, dahil po nag-abroad siya, pumunta siya ng Malaysia. Nung siya po pala ay bumalik sa Pilipinas, pinuntahan niya yung club kung saan kami dati nagtatrabaho at hinanap po niya ako. At ayon nga po, doon daw sa mga taong inabutan niya na mga kilala rin po ako. Nung tinanong niya yung pangalan ko, kung nasaan ako, ang sagot daw po sa kanya, wala na siya. Baliw na yun. Ako'y umiyak, mga minamahal. Dahil sabi ko, naawa ako sa sarili ko. At first, naawa ako sa sarili ko, mga minamahal. Pero higit sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Dahil binigyan pa ako ng pagkakataon ng mahal na Panginoong Diyos upang makapagbagong buhay. Binigyan ako ng mahal na Panginoong Diyos ng pagkakataon, pagpalain. Naramdaman ko paano ako inibig ng mahal ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtawag niya sa akin, sa pamamagitan ng banal na iglesia na Jesus Miracle Crusade. Nung sinabi niya po sa akin, talaga pong tumululuha ako, umiyak ako. Napatulala po ako, hindi ako makasagot sa kanya, tinitigan ko na lang siya. Sabi ko, alam pala nila, ramdam nila, nakita nila na nung mga panahon po pala iyon talagang at masisiraan ako ng bait. Malapit na po ako mabaliw dahil po sa pagkalulong ko nung araw sa drugs. Mga minamahal, sa kagustuhan ko po noon na mabigyan ko ng magandang kinabukasan yung aking mga kapatid,
mabigyan ko na masarap na pagkain yung aking mga magulang. Habang po, pinapag-aral ko yung aking sarili. Kasabay nito ay nagtatrabaho po ako sa mga beer house, saan mga nightclub dito sa Metro Manila. Subalit mga minamahal, habang lumalaon, ako po ay nalulong sa droga, sigarilyo, alak, pati na po pagsusugal. Hanggang sa hindi ko na rin po natapos, yung tatapos yung aking pag-aaral. Hindi ko na rin po natupad yung mga pinapangarap ko noong araw, mga minamahal. At doon na rin po lumala na muntik na nga po akong mabaliw. Ramdam ko naman po talaga na malapit na akong mabaliw. Ang buong akala ko po noon, mga minamahal, ako ay pupulutin na ng aking mga mahal sa buhay sa mental hospital o kaya sa mga rehabilitation center. Subalit napakadakila ng mahal na Panginoong Diyos dahil isa pala ako. Amen. Preacher. Sa nakatakdang tawagin ng Diyos upang paglingkuran siya, upang purihin siya, upang matutong tawagin ng Diyos na buhay sa pamamagitan ng pagtuturo ng ating minamahal ginagalang mahal na pastor at minamahal na assistant pastor. Mga minamahal, sa habag at tulong ng mahal na Panginoong Diyos, hindi ako napasok sa rehabilitation center, hindi ako napasok sa mental hospital. Sa pamamagitan ng banal na ministeryong ito, naging normal ang pag-iisip ko. Pinagaling ako tuluyan ng minamahal na Panginoong Jesus. Inalis ako sa mga pangangalo niya kunong araw, kung saan iyon ang aking source ng pinagkakakitaan. Doon ang galing ang aking income. Mga minamahal, kung bakit ko hinanap ang Diyos noon, 1994, natatandaan ko pa po, habang hawak ko sa isang kamay sigarilyo sa kabila, tasa ng kape, tumingin ako sa langit, mga minamahal ko. Lugmok na ako noon. Sa karamdaman, sa mga problema, wala akong kapayapaan. Ang sabi ko, Diyos ko, pagalingin mo lamang po ako kahit hindi mo na ako pakainin. Narinig ng mahal na Panginoon ang binubulong ng isip kong iyon. Sabi ko noon, dahil nga po nagkaroon na ako ng dahil nga po, hindi na ako makatulog. Ilang taon po, hindi na ako nakakatulog. Nagpapasa-pasa na po yung buong katawang ko. Kaya po, inisip ko noon, baka ako'y may AIDS na. Dahil isa po yun sa mga symptoms ng pagkakaroon ng maraming pasa sa katawan. Marami na ako nararamdaman. Dami-dami ko ng sakit. Ang sabi ko po, kaya nanonood na lang ako sa iba't ibang mga TV programs patungkol sa Diyos. Ang sabi ko po noon sa sarili ko, kinakausap ko na lang po sarili ko dahil ayoko na po halos magipag-usap sa ibang tao. Kasi po ramdam ko na iba na yung lumalabas sa labi ko, iba na yung lumalabas sa bibig ko, iba na yung takbo ng utak ko. Sabi ko, pag may narinig ako, may napanood ako sa TV, pari man siya, preacher siya, ministro siya, kahit sinong mga ngaral, pag sinabi niya na ang AIDS sa kanilang ministeryo ay pinagagaling ng Diyos, doon ako pupunta. Isang araw po, nabuksan ko ang Channel 13 at napanood ko po ang banalagawain ng Jesus Miracle Crusade Ministry. Amen. Praise the Lord. At bukod tangi po, narinig ko sa dami ng pinapakinggan ko mga ngaral, bukod tangi po, ang mahal na Pastor Wilde Estrada Almeda lamang narinig ko na nagsabi na sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, lahat ng uring karamdaman, kahit AIDS, ay gumagaling. Kaya po ako'y nagpasya na hanapin ang banal na gawaing ito. At ito po ay natagpuan ko nung araw sa dako ng Marikina, mga minamahal. Doon po nagsimula na ako'y muling magkaroon ng pag-asa sa buhay. Sabi ko, kung sakali man ako'y positive sa karamdaman na AIDS, sa pamamagitan ng Jesus Miracle Crusade sa unang dalangin ng mahal na Pastor Wilde Estrada, may pag-asa pa pala akong gumaling.
Salamat na lamang po mga minamahal ko sa mga Panginoon dahil ako naman po pala ay negative sa gayong karamdaman. Subalit mga minamahal ko, ang malungkot na bahagi doon, bago mag-isang taon ako sa Jesus Miracle Crusade, kinatamaran ko na po ang dumalo. Dahil po sa haba ng pagpupuri at dahil na rin po sa kahirapan, ako'y muling bulang mumalik po ako sa club. Dahil po wala akong pera, wala kaming makain, may isa po akong anak na kailangan ko pag-aralin at kailangan ko pakainin, bumalik po ako sa club. Dapat po eksaktong isang taon ako sa banal na iglesyang ito. Doon na po ako na-diagnose ng mga doctors. Dahil po ako'y na-confine o ng kalahating buwan, yan po sa Muñoz St. Agnes Hospital. At doon na po nila na-diagnose na ako po ay may ovarian cancer. Doon ko na rin po nalaman na namamaga na yung aking puso at ay Abdulapay. Lahat, marami na akong karamdaman, mga minamahal ko. Kaya sabi ko, Mahal na Panginoon, buhayin mo lamang ako dahil wala po akong pera para magpa-opera. Hinihingan po ako ng mga doktor, 35,000 nung panahon po na yon, 1995, para po daw tanggalin yung matres ko. Pero nung pinuntahan po ako ng dalawang prayer warriors sa hospital, sinabi nila sa akin, taga Jesus Miracle Crusade ka na pala, kapatid, baptized ka na pala. Ano ang ginagawa mo sa ospital na ito? Doon po, mga minamahal, ako'y unti-unting sinuri ko aking sarili. Oo nga naman, ang daming patotoo sa Jesus Miracle Crusade. Buhay ang Diyos. Bakit ako nasa ospital? Kaya po ako'y nag-desisyon. Mahal na Panginoon, ako'y babalik na sa yung banal na gawain. Kahabagan mo ako at ako'y maglilingkod na sa iyo ng tuloy-tuloy, Mahal na Panginoon. Sa habag at tulong po ng ating dakilang Diyos, sa unang dalangin po ng ating minamahal kinagalang Mahal na Pastor, sa kanila pong mga counseling sa akin, alo na po ng ating beloved assistant pastor. Bagamat po noong mga panahon na yun, wala po akong trabaho, wala kaming makain, may mga times po na matutulog na lamang kami kahit po mainit na tubig ay wala po kami. Ganun po dumating sa buwan na ganun. Napakahirap na po ng buhay ko. Wala po akong pera, wala kami makain. Wala akong pambayad sa bahay. Minsan pinapaalis na ako kasi po 5 months nang hindi ako nakakabayad. Ang sabi po ng landlord ko, JELLIE, hindi ko maisas, di namin maisasaing yung mga pangako mo. Mga minamahal, pamasahe ko galing po sa church. Pinabibigyan po ako ng mga pastora sa information, sister's information. Tuwing ako'y po nadoon sa counseling area ng ating beloved assistant pastor, tinatawag po niya ang mahal na pastor upang ako'y i-lay hands. At lagi po ako nasa counseling area. Sa kanilang pagtsatsaga, pagsusumamo sa mahal na Panginoon upang maturuan ang bawat membro ng Jesus Miracle Crusade. Salamat po sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil isa po ako sa pinagpala. Mga minamahal, hindi po ako naoperahan. So, hindi po natanggal yung matres ko. Salamat sa mahal na Panginoon dahil ako po pinagaling na lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At po ng 13 kong karamdaman na yan, pinagaling ng dakilang Diyos. Walang gamot, walang operasyon, walang medisina, walang doktor, walang ospital. Hanggang sa kasalukuyang ito, mga minamahal ko, wala akong iniinom na gamot, wala po ako iniinom na vitamins. Subalit nananatili, ako'y malusog, mga minamahal ko. Katunayan po, nagdoble na yata yung aking katawan ngayon kaysa nung dati, nung bago pa lang nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng ministeryong ito. Mga minamahal,
Tama ang kanilang ipinangaral. Ang Diyos ay mapagpalang Diyos. Yung dati po walang pamasay, walang makain. Tinuruan ako ng mahal na Panginoon kung paano pong magnegosyo. Bagamat wala akong narating sa pinag-aralan, wala akong natapos na pinag-aralan. Subalit dakila ang Diyos, nagbibigay ng karunungan ang mahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon. Dahil di pinagpala ko ng mahal na Panginoon magkaroon ng hanap buhay. Pinagpala ko, mahal Panginoon, magkaroon ng tatlong palapag na bahay kung saan nandun po yung commercial area sa ilalim. Pinagpala po, mahal Panginoon, magkaroon ng brand new na sasakyan na siya kong ginagamit patungo sa banal na gawain at pinakamamahal na Panginoon, pati na rin po sa aking hanap buhay. Salamat sa dakila, pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat ng pagpapala at biyayang iyan. Salamat sa mahal na Panginoong Jesus na patuloy pa rin po ako niyang pinanghawakan hanggang po sa mga oras na ito. Salamat sa mahal na kamamahal na Panginoon na patuloy pa rin po ako sa Kanya umaasa. Salamat sa pagtuturo ng ating mga magulang sa mahal na Panginoong Jesus. At ako'y patuloy na pinanghawakan ng mahal na Panginoon. Hallelujah, purihin ka, mahal na Panginoon. Tuwing ako'y lulud, umangalangin, mahal na Panginoon, hindi ko na po maisip pa kung gaano karami ang pagpapala mo sa buhay ko. Hindi ko na po mabilang pa kung ilang himala na ang ginawa mo sa buhay ko. Hindi ko na po mabilang kung ilan na ang financial na pinagkaloob mo sa akin. Ang kalakasan ng physical na pangangatawang kong ito na hindi ko kahit kailan mabibilang, mahal na Panginoon, kung gaano karami ang kabutihan mo na binigay sa buhay ko, mahal na Panginoon. Ang pagbabago mo sa buhay ko mula sa pangangalunya, mula sa putik ng kasalanan, salanan niya yung binihisa mo ako, may kabanala, binihisa mo ako. Amen. Yung pag-ibig na mula sa iyo, mahal na Panginoon, hindi ko na po mabilang mga binabahal. Hallelujah, purihin ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord, purihin ka, mahal na Panginoong Jesus. Sa lahat ng pagpapala ng mahal na Panginoong Diyos, sa physical, sa financial, material na bagay. Higit po sa lahat sa espiritual na pagpapala. Ang lahat po ng kapurihan, pagpapasalamat ka, dakilaan ay tangi lamang po sa iyo, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord.